Welcome mga ka-Boxing Capital! Handa ka na ba sa pinakabagong balita sa boxing world ngayon? Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at para updated ka, i-click mo yung notification bell, mag-like, share at comment ka na rin ka-Capital. So matatandaan nga natin mga ka-Boxing Capital na sa kamakailang nakansilang laban ni Nonito Donaire at Johnriel Casimero ay inakusahan ng angas ng Pinas na dirty fighter nga daw umano. Nakusahan siyang gumagamit ng bawal na gamot para ma-enhance umano ang kanyang lakas. Kaya sa episode na to ay pag-usapan natin ang kakalabas lang na resulta ng VADA testing ni Johnriel Casimero. Matatandaan natin mga ka-Boxing Capital na sa kamakailang nakansilang laban ni Nonito Donaire at Johnriel Casimero ay isa sa pinakamalaking issue na binato ng kampo ni Donaire kay angas ng Pinas Johnriel Casimero ang pagiging dirty fighter o mano neto. Hindi raw lehitimo ang lakas ni Quadro Alas dahil gumagamit daw ito ng mga enhancements. Kaya nga nag-demand ang kampo ni Nonito Donaire na magpa-test ito sa VADA. At para sa kaalaman nating lahat mga ka-Boxing Capital, ang VADA testing po o ang Voluntary Anti-Doping Association ay isang sangay o organisasyon na nagtitest sa mga atleta ng boxing at mixed martial arts kung ang atleta ba ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot para ma-enhance ang lakas neto. At sa isyu ngang hindi malinis si Casimero sa kasamaang palad, ay ginatungan din ito ni Naoya Inoue na si Johnriel Quadro Alas Casimero Mano ay isang hindi malinis na fighter. Kaya naman dahil sa mga isyong ito na binabato kay Quadro Alas, ay inilabas na ang resulta ng VADA testing ng angas ng Pinas. Sa isang video nga po na inilabas ng ating idol na si Silver Voice sa kanyang YouTube channel, ay walang pag-aatubiling ipinakita niya ang resulta ng VADA testing ni Johnriel Quadro Alas Casimero. Sa resulta nga po ng test na ito ay inilahad na talagang negatibo si Johnriel Quadro Alas Casimero sa kung anumang paggamit ng enhancers o pinagbabawal na gamot para nga lumakas ito. At dahil nga dito mga ka-Boxing Capital, ito ang nagpapatunay na lehitimo ang lakas ng angas ng Pinas. At eto na rin mga ka-Capital ang magsasara sa mga haka-haka na isang dirty fighter si Johnriel Quadro Alas Casimero. Siguro nga malungkot isipin na isa ito sa kadahilanan kung bakit na-cancel ang laban ni Donaire at ni Casimero. Pero atin na rin pong respetuhin ang desisyon ng kampo ni Donaire dahil isa lang ang VADA testing sa maraming dahilan kung bakit na-cancel ang kanilang laban. Ganoon pa man mga ka-Boxing Capital, naway magsara na po ang issue ng pagiging madaming fighter ng mga Pilipino. Dahil hindi lang naman si Quadro Alas ang binabato ng gantong issue. Kahit si Manny Pacquiao na ating pambansang kamao, ay may mga gantong issue din na gumagamit daw umano ng enhancer para lumakas. Noon pa man mga ka-Boxing Capital, ay tiwala akong walang Pilipino ang gumagamit ng enhancer para lang makilala sa mundo ng boxing o mixed martial arts. At nasa puspusang pag-iensayo talaga yan na idadaan at sa tamang pagkain na din. Kaya malalakas ang boksingerong Pilipino. Ikaw ka-Boxing Capital, ano sa tingin mo? Don't forget to comment your opinion down below at kita-kits sa susunod na video.